Tapusin mo ang video na ito hanggang dulo. Sigurado ako marami kang malalaman. Ang topic na ito ay kung saan nagmula ang martial law. Saan unang dineklara ang martial law. Pinakamahabang martial law. Kasalukuyang may martial law. At ang bansang hindi nagdeklara ng martial law. At kung hindi mo pa napapanood ang huling video natin na 10 martial law na dineklara sa kasaysayan ng Pilipinas, mag-iiwan ako ng link sa ibaba. Martial law. Kung alam na natin kung ano ang ibig sabihin ng martial law, saan naman nagmula ang salitang martial? Ang pariralang martial law ay nagmula pa noong 1530s na may pang-uri na martial na nangangahulugang nauukol sa militar. Ayon sa Merriam-Webster.com, ang martial ay nagmula sa Latin na martialis na nangangahulugan ng Mars. Ang Mars sa kasong ito ay hindi ang planeta kundi ang Diyos na Romano kung saan ang planeta ay pinangalanan. Si Mars ay ang Diyos ng digmaan at isa sa mga patron ng Diyos ng Roma mismo. At ang kanyang kaharian, lahat ng bagay ay nauukol sa militar. Sinasabing ang terminong martial law ay unang lumitaw sa Inglaterra noong 1530s sa panahon ng paghahari ni King Henry VIII. Noong panahong iyon at pagkaraan ng mga siglo, karaniwang tinutukoy ng batas militar ang tinatawag natin ngayon na martial law. Ito ang batas na naglalapat na kapag ang isang sundalo ay na-court-martialed at sa modernong Estados Unidos, ito ay naka-codified sa Uniform Code of Military Justice. Ang bansang may pinakamahabang martial law sa kasaysayan ay ang bansang Syria. Sa pagitan ng 1963 Syrian coup d'etat hanggang noong 2011 na may 48 taon, ito ang pinakamahabang panahon ng paghahari ng aktibong martial law. Ngayong 2021, February 1, ang bansang Myanmar ay nagdeklara ng martial law na hanggang ngayon sa kasalukuyan ay batas militar ang umiiral. At ang mga posibleng sinasabing dahilan ng pagdideklara ng martial law ay terorista at politika. November 2, 2021, naglabas ang Ethiopian government ng state of emergency na hanggang 6 na buwan. Ang state of emergency na idineklara ay naglalayong protektahan ang mga sibilyan mula sa mga kalupitan na ginagawa ng teroristang grupo na TPLF o Tigray People's Liberation Front. Sa aking paghahanap kung anong bansa ang hindi nagdideklara ng martial law ay ang bansang Iceland. Ang konstitusyon ng Icelandic ay hindi nagbibigay ng mechanics para sa deklarasyon ng digmaan, martial law o state of emergency. Idagdag ko na din, sa aking nabasa, may dalawang klase ang martial law. Ang military civilian law enforcement, ito ay ang pagtulong ng militar sa pagpapatupad ng batas ng civilian. At ang military complete control over law enforcement na kadalasan pinapatupad kapag may karahasan, digmaan o pag-atake ng mga terorista. At ang pinakamalupit at matinding martial law na kapag ikaw ay lumabag sa batas at patakaran ni Mrs. at ikinagalit ng todo ni Mrs., siguradong martial law ang buong kabahayan nyo. Hanggang sa muli, ito si Trip Searcher. See you sa next video natin. And God bless us!